Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang paglukob namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami ay mga tao lamang na pawang maghihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na limitaw si Elias na parang apoy. Parang silong nagiliab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngala ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilag-lalas ang iyong mga kababalaghan, Elias.
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay, inago mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapupunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihiyag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniyakat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karuwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos pagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang makapagpapasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayo mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Karya niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi mong ningas. Yung mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon na namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Iyong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Lahat sila'y sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos niyang ito ay yuyoko sa may kapal. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang paalaala ang ating Panginoon. Ang una po, kung tayo ay may kailangan,
Lumapit lamang tayo sa Diyos Ama. Banggitin natin sa Kanya ang ating kakailangan. Huwag na tayong gumamit ng maraming salita. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Basta't banggitin lang natin ang ating kakilingan at ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama ang ating kinihiling. Halimbawa, kailangan natin magbayad ng upa ng bahay. Ang sabihin lang natin sa Diyos Ama, Diyos Ama, bukas kailangan na po kaming magbayad ng upa ng bahay. 10,000 po. Pwede pong humingi ng tulong. Ganyan lang. At ipagkakaloob kaagad ng Diyos Ama ang ating kinihiling. Ang ikalawang paalaala, kung tayo ay lagi-laging mapagpaumanhin, mapag-unawa, mapagpatawad sa lahat ng ating kapwa, ang Diyos gagaang ng husto ang Kanyang loob sa atin. Magiging napakalapit niya sa atin. Ibig niya tayong laging kasama at kinakausap. At anuman ang ating kikilingin, ipagkakaloob kaagad sa atin ng Diyos. Yan ang dalawang paalaala na ibig ipaabot sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Magsitayo na po ang lahat. Minamakal kong mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maaari natin tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga kinain, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpapadaig sa mga tukso, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga yumao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kami na laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kaluuban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa ating ani sa lupagin ng Diyos ating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiwagin sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay ginawa mo na may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo na kami ay huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw,
iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakarian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong dihin, Yahweh.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin na banal na pakikinabang na nagpakiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang narito na nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng aming paligtasan.